Tapos magluluto tayo ngayon ng dinner ng aking mga amo. Ayan. So, mag-fry tayo ng french fries. Ito yung hapunan nila. Ayan. Dinner nila. Tapos yung sa akin ngayon, itlog. Ilagang itlog lang yung dalaga ko sa akin. Saka kutan. Yan, para lang may ano. Merong mai ano sa alam nyo na yung nilaga ko itlog na yun is siguro pang almusal ko bukas at tanghalian. Bali, ano siya? Anim. Tapos magluluto na lang ako nito, idadagdag ko na lang siya. Pagda-diet-diet, anong naman tayo. So, ayan. Ayan. So, tingnan nyo guys yung kusina dito. Maganda siya. Simpleng kusina. Ayan siya. Gusto ko yung kulay niya, yung color niya gusto ko. Kasi may pagka-gray. Gray siya talaga. Favorite color siguro nung mag-asawa dito. May lolo na sila ngayon. So, kulay gray. Kasi yung adon itong buong bahay is halos gray lahat. So, ayan. Magluluto tayo. Kailan natin yun. Ha? Standby kita dyan. Tapos mag-full time na ako. Sila na lang yung asikasunod ko. Bahay. Tapos mag-inegosyo na lang ako kung ano yung pwede inegosyo sa loob ng bahay. Yun, mga online. Yun na lang siguro. Doon na lang siguro ako mag-focus. At saka syempre sa pag-YouTube, sa pag-YT, tulong kami ni Papa. At syempre yung mga anak ko dito. Hirap kasi na buhay abroad. Hindi madali. Kaya yung mga nag-a-abroad dyan, karamihan, kala nila pag nag-abroad na sila is yung kung maraming mga siniswerte, maraming mga nag-abroad is natupad yung pangarap, tapos uuwing baon yung pangarap, gano'n. Pero, inan lang. Tapos, yun, pag nag-abroad ka, asahan mo na andun na lahat ng sakripisyo mo. So, huwag kang mag-sure na pag-alis mo is tapos pag-alis mo is pag-uwi mo is ganun pa rin ka-intact yung babalikan mo. Kaya much better na kung meron kang anong tawag doon? Meron ka rin lang naman pang hawak na pera mo. Hindi naman malaking magsimula. Basta maliit kung kaya mo naman iskapihan yun. Kasi gawin mo na lang. Kasi kung dito sa abroad ka, iskapihan lang din dito sa trabaho. Tapos ipapadala mo rin ng lahat sa Pinas. Tapos mauubos. Diba? So yung diskarte mo is wala. Kaya siguro kung makakahawak ka ng malaking pera dyan sa Pinas, diskartehan mo na lang kung paano mo paikutin. Ganun. Medyo mag-aano tayo ng boses kasi sira na talaga yung cellphone ko. Thank you.
marami pa akong gusto i-share sa inyo, kaya lang talaga ngayon wala akong time. Gusto ko may time talaga ako na mag-share, kaso nahahati yung oras ko talaga dito sa trabaho. Yung bang ibig kong sabihin sa time is yung oo, may oras kang gumawa ng video, pero hindi mo naman laging hawak yung oras. Ibig sabihin, maya-maya tatawagin ka, tuutusan ka, so hindi ka nakafocus sa ginagawa mo. Kaya, yun yung sinasabi ko, na hindi ako maka, wala akong time, ganun. Kung nakakagawa man ako ng video, is siguro inaabot yun ng ilang araw. Kasi nga, gagawa ka ng content, tapos maya-maya tatawagan ka, utusan ka. So, wala na doon yung focus mo, di ba? So, yun. So, pag-uwi ko ng Pinas, yung mga nag-play sa akin, sobrang ina-appreciate ko. Hindi man ako makabawi ngayon ng, hindi man ako makabawi ngayon. Ayokong mangako, pero yan, talagang babalikan ko kayo. Babalik ko sa inyo yung tulong na sinishare nyo sa akin, yung mga blessings. Kasi blessings yan eh, yung mga tao na nag-help sa'yo. Blessing yan sa atin. Na dapat din natin na hindi man nila hinihingi yung kapalit, pero kailangan sa puso natin balik natin, kasi meron ako natutunan ng isang bagay na sabi nila, once na nag-alok ng pagkain ng isang tao sa iyo, huwag mo yung tatanggihan, kasi binigay niya sa iyo yun with all his heart, kasi lalim sa puso niya yun. So kung tatanggihan mo yun, parang mo na rin tinanggihan yung biyayang para din sa kanya. So, yun. Kung gusto, blessing niya sa'yo yun, kasi may blessing siyang natanggap. So, yun yung ibig ko sabihin. So, may blessing siyang dumating. So, senior niya sa'yo. Kaya huwag mong tatanggihan. Yun yung point dun. So, diba, ang lalim, no? Ayan guys, sabi nung amo ko, tutuin ko raw to ng dalawang kawali at saka magkabukod na mantika. Hindi ko siya sinunod guys, kasi dito tipid yung gamit nila dito. Pinadali ko na lang lutuin tong french fries, then isusunod ko to, kasi once na ginawa ko yun, magagalit yung tagaluto dito, kasi tingin siya nga yung nagtitipid ng mga ano dito, ng mga kailangan. So, sila ang namumroblema pa pa. Kasi dumating yung chahin dito. Ayoko namang malaman niya, di ba? Ayan, continue tayo. So, yun. Kasi, ayun nga, back to the topic tayo. Kasi ako, sa totoo lang, nag-share din naman ako. Kaya lang, yun nga, meron naman, hindi naman ako yung nag-share lang para lang masabihan na yun. Akala niya may kausap ako, hindi niya alam na nag-video lang ako, di ba? About
sa topic sa pag-negosyo. Dito guys, ang discarte ng OFW dito is hindi pare-pareho. So, merong nanglalamang, merong nalalamangan. So, yun. So, kung alin doon sa dalawang yun yung naranasan mo na, lesson na lang yun. Kaya, katulad ko, malaking tulong sa akin itong nakapunta ako dito kasi nagkaroon ako ng pera. Diba? Kasi bago ako umalis, as in zero, wala. Wala. So, nagpunta ako dito para makaipon. Then, yun, umuwi nga ako. Yung perang naipon ko is nauwi sa wala kasi wala pang ano nun. Kumbaga, hindi ko siya na hawakan ng maayos yung pera. So, yung ipon ko, I mean. Then, nung bumalik ako dito, same way ang nangyari. First isang taon ko, wala rin ako naipon. Same sa nangyari last contract ko. So, ngayon, itong dumating na itong taon na to, sana makaipon na ako, then ilataan ko na yun, palalaguin ko na, hindi ko man sabi nga nila sa negosyo, di ba? Hindi dapat sumuko once na nalugi, ganun, try. So, yun, may natutunan ako, so, siguro dito na ako. Ang natutunan ko nga is yung nasa Pinas ka, meron kang mahawakan ng pera. Kung paano ka mag-discarte rito ng trabaho. Discarte na lang din sa Pilipinas. O, mas mahirap dun kasi sa hirap ng buhay sa Pinas, lahat pinipili natin dito kasi maganda ang pamamalakad ng gobyerno. Mawash? Chicken? Yeah.